Let's start at the title of our Bible study tonight is The Privileges of the Godly Man. Privileges of the Godly Man. Dito tayo sa Genesis chapter 18. Merong ganitong scenario dito, mga kapatid. Mababaw lang naman ito na Bible study, pero may mga bagay na minsan hindi natin alam how privileged we are bilang mga anak ng Diyos and having a relationship with our Heavenly Father. So dito po sa Genesis 18, let's be start reading in verses 16 onwards. All right. So, and the man rose up from thence and looked toward Sodom. And Abraham went with them to bring them on the way. Yung men na tinutukoy dyan, mga angels of the Lord. No? Kasama ang Panginoon na nag-theophany, nag-temporary manifestation. And the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which has come unto me, and if not, I will know. And the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. And Abraham drew near and said, wilt thou also dispute with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked. And that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. And Abraham answered and said, what if, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which I am but dust and ashes. Peradventure there shall lack 5 of the 50 righteous. Wilt thou destroy all the city for lack of 5? And he said, If I find there 40 and 5, I will not destroy it. And he spake unto him yet again and said, peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 50's sake. And he said unto him, oh, let not the Lord be angry, and I will speak peradventure. There shall be 30 be found there. And he said, I will not do it if I find 30 there. And he said, Lord, behold, no, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. And he said, O Lord, let not the Lord be angry, and I will yet speak yet but this once. Peradventure then shall be found there, 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. And the Lord went his way as soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place. So may the Lord bless the reading of his holy word. Okay. Ano po yung makikita natin dito na scenario? So ang Panginoon kasama ng dalawang anghel ay dumaan kay Abraham, at bago sila pumunta ng Sodom and Gomorrah, ay nakipag-usap sila kay Abraham o ang Panginoon. Sa scenaryong ito, makikita ninyo ang intimate, very intimate relationship between God and Abraham, mga kapatid. Ano po? Si Abraham, nafe-feel niya na merong gagawin ng Panginoon. Napansin ninyo, hindi niya iniwan, sinabayan niya ang tatlong ito. Tatlo sila. As they are on their way to Sodom.
Parang si Abraham ang feeling niya merong sasabihin sa kanya ang Lord. Kaya nga, ang sabi ng Bibliang binasa natin, itatago ko ba ang aking balak at plano sa aking anak, sa aking kaibigan na si Abraham? All right, so the first thing that we have to realize is, ano ang mga privileges na meron ka if you have an intimate relationship with God? Ano ang mga privileges if you are a godly person? Okay? So ito po yung mga privileges na yon. First is, it involves divine discernment. Alright? Ano po ang ibig sabihin nun? Sa verse 19, sinabi ng Panginoon kay Abraham, I know him. So kilala tayo ng Panginoong Diyos. Walang maitatago kung sino tayo. At ang sinabi pa ng Panginoon, he is a good family man because everything that he heard from me, he will do justice, he will command his children na gawin ang lahat ng nais kong ipagawa. Kaya dito po makikita natin na ang isang tao na malapit sa Panginoong Diyos, mga kapatid, no, kilala tayo ng Panginoon. Kaya sabi sa Book of Revelation, I know thy works. So wala tayo maitago. Mayroon tinatawag na divine discernment. Nadidiscern tayo ng Panginoon, nadidiscern din natin ang kilos ng Panginoong Diyos. No po? Buksan natin, verse 5. Sabi po dito sa verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So yung mga mature, lalo na yung merong intimate relationship sa Panginoon, yung may malalim na ugnayan sa Diyos, napakalakas ng discernment. And yan mga kapatid, they can easily smell the presence of the Lord. They can easily smell, mga kapatid, and easily discern, no, mga tao. Ako, hindi naman sa pagtataas ng bangko, yan yung isang bagay na binigay ng Lord sa akin eh, lalo na yung mga false ministers. Sorry ah, pero madali kong ma-discern kung yung isang tao merong maling motibo. I can discern it. Will I stop him? No. I will let him do whatever it is na gusto niyang gawin para ma-expose siya, mga kapatid. No? Ibig sabihin, hindi ko siya pipigilan, bibigyan ko siya ng pagkakataon, pero siya mismo i-expose niya kung anong klase siya, mga kapatid. No? So yun ang isang magandang bagay na dapat meron din tayo. Yung discernment. So ang isang privileges or isang privilege kapag tayo po eh may malalim na relasyon sa Panginoon, na meron tayong discernment. No? Sa mundo ang tawag nila diyan instinct. No? Perception. Yan ang tawag niyan sa mundo. Sa atin naman ang tawag natin yung discernment. So kung meron kayong sa Tagalog yung parang kinukutubang ka, parang ganon. Pagka may naramdaman kang ganon, huwag mong i-ignore. Okay? Alimbawa, may kausap kang tao, kinutubang ka, mga kapatid. Huwag mong i-ignore yon. Merong little voice na nagsasalita sa'yo. Pakinggan mo yon. Okay? Because that could help save you from being scammed or fooled, taken advantage of, di ba? O magoyo-goyo ka, mga kapatid. So, merong little voice that will speak inside of you. Yun yung discernment. Bibigyan ka ng Diyos ng paraan na makita mo yung motibo ng taong kausap mo. So isang privilege yan kapag meron kang malalim na ugnayan sa Panginoon. Yun ang nakita ni Abraham eh. Kaya hindi niya iniwan. Diba? He went with them as they go towards Sodom because Abraham can discern something will be revealed to him. At hindi siya nagkamali kasi ang sabi ng Panginoon, will I hide, sabi ng Panginoon, my plan to my friend Abraham? Hindi nga, sinabi talaga niya mga kapatid. And then second, it involves divine dialogue. Diba?
So ang una involves divine discernment. Pangalawa, mga kapatid, it involves divine dialogue. Ano yon? Di ba si Abraham, napakalaya niyang nakikipag-bargain sa Panginoon? Napakalaya niyang nakikipag-usap. Parang nakikipag-usap lang siya sa kapwa niya tao. Pero of course, with respect and reverence. Pero si Abraham, meron siyang guts to bargain with God. Di ba? Sabi niya, isipin mo, nagre-reason out pa siya. Sabi niya sa Panginoon, pwede mo bang hatulan ang righteous kasama ng mga masasama? Hindi ba ang husgado ng buong mundo ay gagawa ng tama? Grabe, ano? I mean, parang ang katayuan eh, who are you to speak to me like that? Di ba? Sino ka para kausapin ako ng ganon? Pero dahil iba ang relasyon ni Abraham sa Diyos, meron siyang laya na makipag-usap ng ganong uri ng dialogo sa Panginoong Diyos na parang pinapaalala pa niya sa Panginoon paano mong hahatulan na makakasamang mahatulan ang mga matuwid kasama ng mga masama. Hindi ba gaan niya ang husgado ng buong mundo ay gagawa ng tama? Inumpisahan niya, ang sabi niya, kung merong makitang 50 sa lugar ng Sodom, ang sabi ni Abraham, gugunawin mo ba? Ang sabi ng Panginoon, for the sake of 50, I will not. Paano kung kulang ng 5? 45, sabi ni Abraham, gugunawin mo ba? Sabi ng Panginoon, for the sake of 45, I will not. Hindi na kontento. Kung 40, sabi ni Abraham, kita mo si Abraham ha, nakikipagmakulitan sa Panginoon. Ito yung divine dialogue eh. Ito yung divine kulit. Kung tawagin ko pa. Ito yung divinely intervening. Alam mo kung bakit nag-i-intervene si Abraham? May kamag-anak siya dun eh. Yeah, amen. Diba? Nandun yung kanyang pamangkin, si Lot. Diba? Yun yung concern ni Abraham. Meron siyang divine love and divine concern sa kanyang pamangkin na si Lot. Diba naghiwalay sila? Pinili ni Lot na manirahan sa Sodom. Dati sa labas, eventually nakapasok sa loob. Diba? Eh ngayon, masamang syudad yan eh. Husgaan ng Panginoon. So nakikipag-dialogo si Abraham sa Panginoon, nakikipag-bargain. Ang isang privilege ng isang taong godly at may malalim na ugnayan sa Diyos, pwede kang makipag-dialogo sa Panginoon. Alright? Sabi ng Panginoon, for the sake of 40, I will not. Binaba! Mga kapatid, ang numero, kung 30 na lang, gugunawin mo pa rin. For the sake of 30, I will not. Sabi ni Abraham, let not the Lord be angry upon me. I will speak even more further and bargain with the Lord further. Kung may 20, gugunawin mo. Sabi ng Panginoon, kung may 20, wala, hindi ko gugunawin. Sabi ni Abraham, isa na lang, Panginoon. Kung may 10, gugunawin mo. Ang sagot ng Panginoon, for the sake of 10, I will not. Ibig sabihin, walang nakita kahit 10. 'Di ba? Apat lang 'yung lumabas. Lumingon pa 'yung isa. Mga kapatid, apat lang 'yung lumabas. Si Lot, 'yung dalawang anak niya, 'yung kanyang missis, si Mrs. Lot, lumingon pa 'yung isa, mga kapatid. 'Di ba? Pero ano, ang point natin hindi si Lot, ang point natin si Abraham. 'Di ba? Tayo ba pwede ba tayo makipagdialogo ng ganyan sa Diyos? Can we bargain with God? Pwede naman eh. Sister Dory, pwede ka makipag-bargain sa Panginoon. Lord, pwede mo bang bigyan na extension ng buhay ko? Gagamitin ko naman ito para sa'yo. Hindi sa tinuturuan mo ang Diyos. Panginoon, pwede mo naman, pwede bang dagdagan mo? Sister Ida, o sino man sa inyo, pwede bang dagdagan niyo ang buhay ko? Pwede bang extension, Lord? Kasi gusto ko namang maglingkod pa sa iyo eh. Kung may nalalabi pa akong buhay, gusto ko nang iukol para sa iyo. Or kahit naman sa
finances ninyo, pwede mo namang i-bargain sa Lord yan. Kung makita mong matuwid ang puso mo, Lord, pwede mo ba akong pagpalain? Higitan ko, gusto ko namang makatulong sa kapwa ko. Gusto ko rin makatulong sa gawain mo. Paano naman ako makakatulong eh? Ako lang eh, kulang pa sa akin itong tinatamasa ko ngayon. Pwede ba, Lord, na mapagkatiwalaan mo ko ng pagpapala? Yan yung mga example ng can you bargain with God? Of course, you can bargain with the Lord, mga kapatid. Lalo kung ang intention mo ay mabuti naman. Misa kasi pag nakikipag-usap tayo sa Diyos, di ba, we talk to God na He is too lofty. Alam mo yon, yung parang ang taas-taas ng Panginoon, ang layo-layo niyo sa atin, hindi. Magandang makipag-usap sa Panginoon like you're talking to your daddy. Like you're talking to your father. Iyon naman ang relasyon natin sa Kanya eh, di ba? He is our Heavenly Father and we're His children. Di ba? So mas maganda na very open ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Of course, reverently. Di ba? We reverently talk and have a dialogue with our dad. Tay, pwede bang ganito? Pwede bang dagdagan mo yung ganito? Pwede bang, eh, di ba ang sabi naman ng Panginoon, kung kayo na amang masasama, hihingian niya ng tinapay ang inyong mga anak sa inyo, bibigyan ba ninyo ng ahas? Eh kung kayong masasama na mga ama, hindi nyo gagawin sa anak ninyo yun pag humihingi sa inyo, eh di lalo na anya ang inyong amang nasa langit. Di ba mga kapatid? Hindi naman malupit yung Diyos natin, napakamahabagin niya, napakamayaman ng Diyos natin sa biyaya mga kapatid. So pwede tayo makipag-usap sa Kanya, Lord, tulungan mo naman kami. Mahabag naman po kayo sa amin. Kung paano niya gagawin yon, only God knows. Di ba? Pero pwede mo siyang kausapin ng ganun, like what Abraham did, brothers and sisters, to God. Di ba? Nakipag-usap siya, mga kapatid. He tried his best. He tried to intercede in behalf of his nephew at ang pamilya ng kanyang nephew, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano pa po, mga kapatid? It involves divine decrees. No? It involves divine decrees. No? Ang sabi po ng Psalms 37 verse 23, ano mababasa natin? Psalms 37 verse 23. Ayan, oh. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ano yung privilege ng divine decrees? Pag dinikri ng Panginoon na ginawa kanyang anak, responsible ang Diyos sa'yo. If God decrees that you will enter into a covenant with Him. Okay? Yan ang dekreto ng Panginoon, dinikri ng Diyos. I have chosen you before the foundation of the world. Mga kapatid, you know, I will involve you in my covenant. Pag ginawa ng Diyos yun, dinikri ng Panginoon yun, mga kapatid, God is going to be responsible for you. Diba? Ang sabi ng Biblia binasa natin, mga kapatid, na though he fall, mahuhulog daw tayo, but we will not be utterly cast down. Ibig sabihin, kahit na anong gawin ni Satanas sa atin, tandaan nyo ito ha, hanggat isang papahintulot ng Panginoon, mga kapatid, ano yon? Pwede tayong masubukan, mga kapatid, but Satan can only test you with the limit kung hanggang saan lang ang pinapahintulot ng Panginoon. So in the end, ang may control pa rin, hindi si Satanas. Ang may control pa rin, maging na mga pagsubok natin, na maging na mga kahirapan nangyari, ay ang Diyos. Di ba mga kapatid? Why? Because it is God who decreed. No, He will not utterly cast down. Why? For the Lord will uphold him with His right hand. So hahawakan ka ng Panginoon. Yung right hand dyan, hindi literal na kamay.
Yun yung power ng Panginoon. Yun yung protection ng Panginoon. Na ang protection ng Diyos hindi mawawala sa iyo, mga kapatid. Amen? Because why? God decreed that you are going to be a part of His covenant. You are gonna be His children. He has chosen you before the foundation of the world, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Philippians chapter 1, no? Ang sabi ng Philippians chapter 1, na ang Diyos na nag-umpisa, sabi dito, Philippians 1:6, sabi dito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will it until the day of Jesus Christ. Sino bang nag-umpisa ng mabuting gawang ito sa buhay natin? Di ba ang Diyos? Di ba? It is God who started this work. At kung merong bagay na katangi-tangi ang Diyos, hindi siya nag-uumpisa ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin. So kung inumpisahan niya ang isang mabuting bagay sa buhay mo, hindi ka niya iiwanan sa ere, kapatid. Kahit na minsan iniisip ninyo, parang hindi ko kasama ang Diyos, parang hindi ako pinakikinggan ng Panginoon, parang hindi niya ako ipinagmamalasakit, parang hindi niya ako tinutulungan, pero hindi po ganon. Hindi tayo iiwanan ng, iiwanan ka ng mga kaibigan mo, pero hindi ka iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. He will uphold you with His right hand, ang sabi ng Bible. Bakit? Inumpisahan kanyang trabahuhin eh. Tatapusin kanya, mga kapatid. Hindi niya hahayaang mabitin ang magandang bagay na inumpisahan niya sa buhay mo. Yan ang magandang security natin. Kaya nga, it involves divine decree. Hindi si Satanas ang nag-decree nito. Hindi ang kapwa natin tao ang nag-decree kung ano ang magiging kahihinatnan mo, ang Panginoong Diyos, mga kapatid. No, kaya nga, may sinabi ang Panginoon sa Jeremiah chapter 29, bagamat ito'y para sa Israel, pero kahit sa Israel, di ba, ang nag-umpisa ng trabaho sa kanila, ang Diyos. No, ano ang plano ng Diyos sa Israel? Pakinggan po ninyo. Jeremiah 29, madalas itong kinu-quote, di ba, ng mga tao. Di ba? Ito yung divine decrees ng Panginoon sa bansang Israel. Dahil nag-decree ang Diyos na ang Israel will be His chosen people. Ay nag-decree rin ng Panginoon na ikaw at ako will be the chosen bride. O anong sabi ng Diyos sa verse 11, Jeremiah 29:11? For I know the thoughts that I think toward you. Di ba? Alam ng Diyos ang kanyang kaisipan patungkol sa iyo. Ha? Said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ano yung expected end? Ha, mga kapatid? Na yung dulo ng buhay mo, maganda. Ang dulo ng buhay mo, secured. Ang dulo ng buhay mo, may patutunguhan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Hindi tayo nag-aalat-samba. Merong expected end. Alam mo yung word na expect? Di ba? Merong kang hinihintay. Mga kapatid, 'di ba? Halimbawa, nangako sa akin si halimbawa Sister Luz o Brother June ganito ganon. Meron kang ini-expect, 'di ba? O abangan mo sa ganitong buwan, sa ganitong araw, 'di ba? Magpapadala ako sa iyo ng love offering. Meron kang ini-expect, mga kapatid, 'di ba? Pag dumating yung araw na 'yon, meron kang expectation. Meron ba tayong hinihintay sa Panginoon? Of course. Diba? Ano ba pinangako niya sa atin, mga kapatid? Ito po, kung aabutan natin ng rapture, we will be with the Lord. We will be caught up together with the Lord in the air. Hindi tayo dadanas ng great tribulation. Ano pa? Ano expected end? Pagbaba natin kasama ng Panginoon, dito sa lupa, we will rule and reign with Him for a thousand. Ano pa, mga kapatid, ang expected end? We're gonna enjoy eternity with Him, with God. Diba? So, maganda ba ang expected end natin? Maganda ba yung hinihintay natin? Of course, mga kapatid. Yan ang programa ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, parang ikaw bilang magulang, meron kang expectation sa anak mo. Nangangarap ka na isang araw magkakaroon ka ng anak na engineer, anak na doktor, anak na ganito, di ba? Gagawin mo ang lahat. Parang maging maganda ang kinabukasan nila. Pero
sino bang may hawak ng kinabukasan, ng future? Tayo eh, ang Diyos, di ba? Mga kapatid, kahit meron ka magandang expectation para sa anak mo, minsan yung expectation mo are not being met. Kaya nga maraming magulang broken-hearted kasi yung mga anak nila naging pasaway, naging matigas ang ulo. Di ba, mga kapatid? So yung expectation ng magulang, hindi na meet, mga kapatid, they're broken-hearted. Di ba? Ganun lang yan. No? Sa buhay. Pero ang Diyos, ang sabi niya, you will have an expected end. Sino nagsabi noon? Ang Diyos. And it is impossible for God to lie. Yan ang divine decree na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili. Mga kapatid, eh, someone that has an intimate relationship with the Almighty God. Ano pang sabi sa Psalms 139? Verse 17. Psalms 139. Praise the Lord. 139. Verse 17. Oh, ano sabi ni David? How precious also are thy thoughts unto me, O God. Di ba? Dapat ganun tayo mag-isip sa Diyos. Lord, napakaganda ng iyong kaisipan para sa akin. Hindi yung pagka nahihirapan na tayo, maganda pa ba ang isip ng Diyos sa akin? Hindi po. In good times and in bad times, laging isip ng Diyos sa atin. Mga kapatid, di ba? Kung tayo pinadadaan ng Diyos sa pagsubok or test, maganda yung word na yun, pagsubok. Sister Dory, kung nung nag-aaral ka, matatakot ka ba sa exam kung ikaw ay ready to take the exam? Di ba hindi? Di ba kung nag-aral ka ng leksyon mo, pag sinabi ng teacher, we're gonna have a quiz tomorrow, ay nag-aaral ka, yung mga kaklase mo, namumutla na. Pero ikaw hindi. Bakit? Kasi nag-aral ka ng leksyon mo eh. 'Di ba? You're excited. Every exam you are excited by. Dahil you always come to class prepared. Nag-aaral ka, hindi ka umasa sa teacher. Pag-uwi mo, nagbabasa ka ng libro mo. 'Di ba? Nag-aaral ka, preparado ka lagi pagka pumupunta ka ng classroom. So kung meron mang surprise exam ang teacher, ay you're ready. 'Di ba? So, hindi ka natatakot sa test. Ganon din sa buhay natin. Di ba? Kaya nga, anong sabi ni Peter? Think it not strange. Huwag ninyong isiping katakataka concerning the fiery trials na para bang ito'y isang bagay na dapat mong ikagulat. Di ba? Hindi. Kasi talagang dadaan ang bawat Kristiyano dyan. Hindi natin alam kung anong anyo, anong sukat, gaano katagal ang mga pinagdadaanan natin. Pero hindi naman yan pahihintulutan ng Diyos na pagdaanan mo kung hindi rin niya alam na kaya mo. Diba? Oh, at hindi ka rin iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. No, kaya wag nating isip, Diyos, pagka dumadaan tayo ng pagsubok, mabuti pa kaya ang isip ng Diyos sa akin? Hindi po, laging mabuti. Kaya ang sabi ni David, how precious are your thoughts upon me, O Lord. Hindi ho nag-iisip ng pangit ang Diyos para sa atin. Tulad ng isang magulang na walang ibang inisip kung hindi ang maganda at mabuti para sa kanyang anak. Alright. Okay. Ano pa? Eto po. Ano yung privilege natin pagka tayo'y godly, mga kapatid, at nasa ating mga balikat, pinasan ng Diyos ang responsibility. Katulad kay Abraham. Balikan natin yung sinabi ng Panginoon kay Abraham kung ano ang gagawin niya sa kanyang pamilya. Mga kapatid, sa Genesis 18, ano, meron ganitong sinabi ang Lord kay Abraham patungkol sa kanya. Ano binasa natin kanina? 17? Ah, okay. 18. Ayan. Verse 18 tayo. Genesis 18:18. Ito po. Ano yung privilege, mga kapatid?
Sabi sa verse 18, kung ano ang privilege ni Abraham? Seeing that Abraham shall become a great and mighty nation. Yan ang unang sinabi ng Diyos kay Abraham. Okay? Alright? So this covenant that God enters into or Abraham entered into with God, ang sabi ng Lord, he will be a great nation. Yan ang unang-unang sinabi niya. Pag sinabing great nation, mga kapatid, it affects family. Meron ng benefits ang pamilya mo dyan. Kasi, mga kapatid, yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Yung pangako ng Diyos is not only pertaining to the person, Abraham per se, kung hindi with his seed after him. So yung benefits na ibinigay ng Panginoon kay Abraham will translate sa kanyang mga anak. Alright? No, meron yung bababa yung benefits na yon hanggang sa kanyang mga anak, apo, all through down generation. Alright? Pag ikaw ay naglingkod ng tama sa Panginoon, bilang magulang, kahit hindi maglingkod ang anak mo, mga kapatid, whether you like it or not, because of you, no, pwedeng maapektuhan ng maganda ang iyong mga anak. I'm not talking about salvation. I'm talking about they will also benefit something from the Almighty God. May repulse yung benefits na manggagaling sa Diyos papunta sa iyo, dadaan at maaambunan din ang pamilya mo. Parang yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 7 na yung unbelieving husband will be sanctified by the believing wife. Diba? Kahit na unbeliever yung asawa ko, no, pero dahil sa relasyon ko sa Panginoong Diyos, naambunan yung pamilya ko dahil sa paglilingkod ko. Isang example. Diba? Naalala ninyo nung si Abraham nagpahanap ng asawa para kay Isaac, 'di ba? Sino naghanap ng asawa? Si Eliezer, yung kanyang alipin. Binigyan ni Abraham ng lahat ng pangdori and everything para kung makakita si Eliezer ng asawa para kay Isaac, maibigay na yung dori and he can bring the woman with him back home. Nagkataon, sino nasumpungan niya? Si Rebecca. 'Di ba? Si Rebecca. 'Di ba? Kasi ang panalangin ni Eliezer, marami siyang kamelyo, Panginoon, pagka humingi ako sa babaeng ito ng tubig, hindi lang niya paiinumin ng kamelyo ko, paiinumin din niya lahat ng kamelyo ng kasama ko. And that is exactly what Rebecca did. 'Yun ang hiningi sa ni Eliezer eh. So nung humingi si Eliezer ng tubig para sa kamelyo niya, ang sabi ni Rebecca, hindi lang yung kamelyo mo painumin ko, pati yung kamelyo ng asawa mo. Presto, si Rebecca yung naging asawa ni Jacob, ni Isaac. Ito yung point ko. Paano naambunan yung pamilya ni Rebecca? Dahil nung nagbigay ng dori, nagbigay ng kayamanan, hindi lang si Rebecca yung tumamasa ng kayamanan. Naambunan din ng dori yung si Laban, na tiyuhin ni Jacob, na kapatid ni Rebecca, pati yung kanyang buong pamilya, mga kapatid. Diba? Oh. So, pag sinabi ng Diyos kay Abraham, you will be a great nation, hindi lang yun para sa kanya, kung hindi it will translate to his children, mga kapatid. Kaya, ako sinasabi ko sa mga anak, sabihin nyo sa mga anak ninyo, hindi naman sa nagmamalaki kayo, kung kayo ay tumatamasa ng pagpapala ngayon, hindi dahil masipag lang kayo. Dahil kayo ay nasa ilalim ng tipan na pinasukan ko sa Diyos. Naambunan kayo ng biyaya ng Panginoon dahil sa buhay ko. O, kaya, yan ang totoo niyan. Mga kapatid, di ba tayo ang nagtanim ng luha para sa mga anak natin? They that sow in tears shall reap in joy, di ba? Kung alam lang na mga anak natin yung katakot-takot na luha na lumabas sa mata natin, para sa kanila, hindi lang sa kaligtasan nila, maging sa personal nilang mga buhay. Di ba mga kapatid? And then pagdating ng araw, nananagana sila,
Dahil may magulang na umiyak at nakipagtipan sa Panginoong Diyos. At yun minsan, hindi naiintindihan ng mga anak natin. Akala nila dahil magaling lang sila, masipag lang sila, na sila'y nananamasa. Hindi po, may umiyak sa likuran. May nagtanim ng luha, ng panalangin, ng marubdob at malalim na paglilingkod. No, kaya yung mga anak natin, naaambunan sila ng pagpapala na galing sa Panginoong Diyos. Galing sa Panginoong Diyos, pinadaloy sa atin, mga kapatid. Kinahiran, amen. 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 Yan. No po, ang sabi ng Diyos kay Abraham, he will be a great nation and all the nations of the earth shall be blessed in him. O yan na, messianic na yan. Bakit? Kasi ang Messiah manggagaling sa binhi ni Abraham, mga kapatid. Imaginin mo yung privilege ni Abraham, yung kanyang seed na isa, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, na galing sa lineage ni Abraham, di ba? Not physically, but he will be born under that household, mga kapatid. Alam natin ng virgin birth, we're not discussing that, but si Kristo ipinanganak through the royal line of Abraham. Kaya pag binasa mo yung genealogy ng Panginoon sa account ni Matthew, ang dulo noon si Abraham, mga kapatid. At ang sabi ni Paul, kapag ikaw daw ay na kay Kristo, ikaw ay binhi ni Abraham according to the promise. O, di ba? Kaya, imagine ninyo itong pinasukan ni Abraham 4,000 years ago na to. Pero bakit nakikinabang tayo hanggang ngayon? Spiritual children of Abraham. Mga kapatid, nagbe-benefit tayo. Itong pangako ng Diyos, noon niya sinabi, pero hanggang ngayon, no, 4,000 years have come and gone. Pero hanggang ngayon, nagbe-benefits tayo, mga kapatid. Amen po? Ha? Dahil may isang tao lang, hindi marami, isang tao na sumunod, naging matuwid, ha? Naging obedient, nakipagtipan sa isang tao lang. And that man is Abraham. What a privilege na kanyang tinamo sa pag-enter niya, mga kapatid, sa tipan sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya, ito po ang sasabihin ng taong ito. Ito na yung privilege sa verse 19, dagdag na privilege. No? One, idagdag ninyo, we are involved through our counsel. Okay? Manggagaling sa ating mga bibig bilang mga magulang. Ha, ang counsel ng Panginoon na maririnig ng ating mga anak. Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 19, for I know that he will command his children and his household after him. Noong araw wala pang Biblia, kaya word of mouth. 'Di ba? Eh ngayon meron na tayong Biblia. Kaya nga ang mga anak natin, sinasabihan tayo ng Panginoon sa aklat ng Kawikaan, train up your child in the way they should go. When they grow up, they will not depart from it. Diba? Ang isang hamon sa atin, apat, ito, ipipreach ko ito sa dedication ng apo ni Winnie. Apat na responsibility ang meron tayo bilang magulang. Ano yung unang-una? Physical well-being ng ating mga anak. Pangalawa, emotional well-being ng ating mga anak. Pangatlo, financial well-being ng ating mga anak. Pang-apat at pinaka-importante, spiritual well-being ng ating mga anak. Mga kapatid, 'di ba? So tayo mga magulang, 'di ba? Concern tayo na magkaroon ng magandang kalusugan yung mga anak natin, physical well-being, piniprepare mo yung emosyon nila dahil they will be hurt. Eventually, tinuturuan mo sila, ginaguide mo sila how to handle disappointments, frustrations, brokenheartedness. You guide them para maging matatag sila emotionally, di ba? And then financial, di ba? Ang sabi ng Bible, a good father leave an inheritance to his children. Di ba? Nagsusupport tayo financially. Binibigay natin ang kailangan nila. And above all, these physical needs, yung spiritual guidance natin sa kanila. Lagi tayo nagpapaalala, huwag kayong makakalimot sa Panginoon, huwag kayong makakalimot maglingkod, huwag kayong makakalimot magsimba, manalangin, magbasa ng salita niya, makipag-ugnayan sa kanya. Siya'y laging nandyan
At kung kayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa kanya, katulad ko, na hindi niya pinabayaan, hindi rin niya kayo pababayaan. So, ang unang-una, o dagdag sa ating privileges na pinag-usapan, meron tayong involvement, mga kapatid, no, sa programa ng Panginoong Diyos. Sa ating pamilya, we are involved in divine counsel. All right, by issuing command sa ating mga anak, no, sa salita ng Panginoon, sa aral ng Diyos and everything. Praise the Lord. Okay? At meron pa dito, pangalawa, we are involved through our character. Okay? We are involved through our character. Bakit? Bakit through our character? Alam nyo, ang mga anak natin, hindi lang yan nakikinig ng iyong sinasabi, tinitignan din nila ang inyong buhay. Amen po? Tinitignan nila paano ka naglilingkod sa Panginoon, paano ka nagiging tapat, paano ka lumalakad, ikaw ba'y totoo, ikaw ba'y hypocrite. They look at you. Mga kapatid, di ba? So you are involved in divine character. Mga kapatid, yung character mo, no? Praise the Lord. So you have the privilege of giving command or counsel, and then you are involved, brothers and sisters, by your own exampleship. Okay? Ang mga anak mo, kahit sermonan-sermonan mo yan, kung hindi nakikita yung buhay nila, hindi nakikita sa buhay mo yung sinasabi mo, your words falls on deaf ears. No, and your children will disrespect you. They will not honor you. They will not pay attention to what you're saying. Why? Because you live an inconsistent Christian life. Diba? Hindi sila yung Kristiyano lang yan pag nasa simbahan, paglabas ng simbahan, hindi na totoo yan. Diba? Huwag ganon, mga kapatid. Diba? Dapat makita sa ating buhay yung sinasabi natin. Alright? Dahil directly involved ang mga anak natin na tayo mismo na pinagpatungan ng Diyos ng responsibility. Pangalawa, we are involved through our continuation. Anong sabi ng Panginoon? And His seed after Him. So hindi matatapos ang programa ng Diyos pag namatay si Abraham. Someone will carry the torch. Mayroong continuation. Paano may magpapatuloy kung yung mga anak mo hindi maglilingkod sa Diyos? Kasi hindi nila nakita yung buhay mo, ayaw nilang sumunod sa yapak mo. Di ba, mga kapatid? Wala silang nakita eh. And who will continue? Saan ang continuation, mga kapatid? Walang continuance. Di ba? Eh, ang sabi ng Panginoon sa verse 19, "For I know Him that He will command His children and His household after Him, and they shall keep the way of the Lord." They. Sino yung they? Yung mga anak ni Abraham. They shall keep the way of the Lord. Mayroong continuance. May pagpapatuloy, mga kapatid. Bakit? Nakita kay Abraham eh. No, narinig nila, nakita sa kanyang buhay. So kahit mamatay siya, mayroong magpapatuloy. Kaya tinan mo ang Diyos, pagkamatay ni Abraham, nag-appear kay Isaac. I am the God of thy father Isaac, Abraham. No, namatay si Isaac, nag-appear kay Jacob sa Bethel, di ba? I am the God of thy father Isaac and Abraham. Di ba? Oh, mga kapatid, nung namatay si Jacob, anong ginawa niya? Hinabili na niya yung kanyang 12 children. Di ba, mga kapatid? Ito ang gagawin ninyo, mga kapatid. So may continuation. Di ba? From Abraham to Isaac to Jacob, the 12 sons of Jacob, di ba? Lumabas ang judges, mga kapatid, you have pagkatapos niyang ng 12 tribes, napunta sila ng Egypt, lumabas si Moses, lumabas si Joshua, lumabas si Caleb, and then the judges. Pagkatapos ng judges, lumitaw si Samuel, and then you have the kings, di ba? Si Saul, si David, si Solomon, and then there was a divided kingdom hanggang umabot hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Sabi nga ng ni Netanyahu na prime minister, wala na ang Babylonian Empire, wala na ang Egyptian Empire, ang Roman Empire, ang Medo-Persian Empire, lahat ng empires na wala. But we Jews are still here. Wow! Sinabi yon ni Benjamin Netanyahu when he addressed the United Nations. Diba?
Herod tried to annihilate the Jews. The Roman Empire and the Roman Catholic Church tried to annihilate the Jews. Adolf Hitler killed 6 million Jews. Naubos ba niya? Hindi. Hindi nila pwedeng ubusin. Pinili ng Diyos yan eh. Mga kapatid, may programa ang Diyos, kaya may divine continuation, mga kapatid. Amen po. Kaya kung tayo mamamatay, mauuna tayo, may continuation. Ang ganda ng pinag-usapan natin. Pang Sunday message na ito sa church talaga. No? May continuation. Sino nagpapatuloy mga anak natin? Ako, I am so happy. I have Judah Ben. I have Joshua. Hindi ko pinipilit yan. Tanungin nyo sila. Kung pinipilit ko sila, hindi. Mga kapatid, I never force them to serve the Lord. Pero yung mga anak ko na yan, mga kapatid, meron silang sariling lakad. Ha? Meron silang sariling lakad. Silang paglilingkod sa Panginoon, no? Hindi ko yan inuutusan. May sarili na sila. Alam mo ang kumikilos sa church ngayon, mga kabataan. Karamihan, mga anak ng mga mananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, no? O, yung mga Marcelo, yung anak ni Annie, di ba? Na anak ni Guy, mga singers and musicians, and everyone participates. Yung nandyan sa likod ng mixing board, yung technical team. Mga anak na namin yan halos sa church, mga kapatid. So, may divine continuation. Bakit? Nakita nila yung mga magulang nila naglilingkod sa Panginoong Diyos. Di ba? Anuhin mo yung kayamanan kung wala namang naglilingkod sa mga anak mo sa Diyos, walang kwenta yan. Di ba? Kung walang walang continuity sa pamilya mo. Di ba? Mga kapatid, no, ay ngayon itong second generation, meron na silang mga anak. O sino magpapatuloy kung magtatagal pang rapture? Di yung mga anak an. Mga kapatid, they will carry the torch. Hindi kami iiwan. Hindi namin iiwanan ng paglilingkod sa Diyos dahil nakita namin ng mga magulang namin na sa kanilang pagtatapat sa Panginoong Diyos, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. What are you doing? You are leaving a legacy. Diba? A wonderful spiritual legacy sa iyong mga anak, mga kapatid. Amen po? Ha? Amen. Ha? You are leaving a wonderful legacy. Tapusin ko na po. May tatlo pa akong gustong sabihin. Ano? Ito pa, tatlo na lang. Hindi ko na ipapaliwanag. Guaranteed of God's promises. Guaranteed yan. You have a guaranteed promises from the Almighty God. Guaranteed presence of the Lord. Guaranteed yan. Nandyan siya. Guaranteed God's power in your life. Diba? Ang sino mang taong may intimate relation sa Panginoon, may covenant sa Panginoon, anak ng Diyos, mga kapatid, mayroong garantya na pangako ng Diyos na matutupad sa buhay mo, may garantya ng presensya ng Diyos na hindi ka niya iiwan, may garantya ng kapangyarihan. Mga kapatid, no? Kahit na may mga masasamang espiritong nagbubulong-bulong sa iyo dyan, katulad ng isang sister namin kanina, binubulong-bulongan daw siya na magpakamatay na, etc., etc. Sabi ko, alam mo, ang demonyo pwedeng bumulong yan, pero kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Di ba? Amen po? Meron tayong gwardiya eh, mga kapatid. Di ba? God will send His angels. Hindi lang yon, may banal na espiritu ka sa loob. Mga kapatid, kaya grabe ang dami. Naku po, sobrang dami ng benefits. Kaya nagtataka ko yung iba, ba't ayaw maglingkod sa Diyos? Ang sarap-sarap na nasa Panginoon. Mga kapatid, yung pamilya mo maayos, di ba? O, di ba, maayos yung pamilya mo. Pag yung asawa mo lalaki naglilingkod sa Diyos, hindi ka ginagawang pansimbag ng asawa mo, hindi lasenggo yan, di ba, hindi babaero, di ba, ikaw lang yung nag-iisa ka lang sa buhay niya. Diba? Hallelujah. Amen. Yung mga anak mo, lalaki, may takot sa Panginoong Diyos. Hindi ka mag-aalala maging drug addict yung anak mo, basagulero yung anak mo, kasi dinadala mo sa daan ng Panginoon. Anong kwenta ng may success sa buhay, ang gulo-gulo naman ng pamilya? Di ba, watak-watak ang mga anak. Walang kwenta lahat yan. Hindi kayang bayaran ng pera ang kapayapaan, mga kapatid, at pagsasama-sama
ng buong pamilya. Hindi yan kayang idikit ng pera. Misang pera pa nga nagiging dahilan para mag-away-away eh. Diba? Pero kung kasama nyo ang Diyos, may ugnayan ng buong pamilya sa Panginoong Diyos, eto yung mga privileges. Protektado, selyado. Diba? Ang pamilya mo, kasama nyo ang Diyos, mga kapatid, meron kang garantya anuman ang pagdaan ng bagyo, sakit ng buhay o pagpalain man kayo ng Diyos, walang makakalimot sapagkat ang Diyos at ikaw ay merong tipan, merong kayong covenant ng Panginoon. And therefore, amen, you enjoy these privileges. Diba? Alimbawa, ito, magtatapos na ako. Di ba yung mga nag-o-offer ng insurance, nag-o-offer ng credit card, nag-o-offer ng kung ano-ano ng membership, saan kanila nakukuha? Di ba doon sa mga privileges and benefits? Di ba? Kaya napapabili ka tuloy. Ako noon, nag-member ako sa Holiday Inn kasi, di ba, pag 5,000 lang yun, 1 year yan eh. Pag kumain ka, 50% ang discount sa kanilang buffet. Pag nag-check-in ka, 50%. No? And then you can use the facilities, etc., etc. Oh, maganda. Mga kapatid, di ba? So, napapabili ka dahil ang dami-daming benefits. Tapos magbibigay sila ng parang yung ano ba yun, yung stub, something like that, na pwede mong i-share sa kaibigan mo. Gusto nyo kumain sa holiday, no? Ito, extra. I-present mo lang yan. May discount ka na 20% pag kumain kayo. So, even your friends, na hindi mo naman kailangan, pwede mong ipamigay, di ba? Di ba? Hindi ka naman lagi kumakain doon. Pwede mong ipamigay, mga kapatid. You know, ang lure, ang catch, you want to be a member is because of the benefits. Iyan, temporary yan, na-attract tayo, mga kapatid, di ba? Oh, lalo na, hindi ba tayo ma-attract kung ang nangako at ang nagsabi, eto yung mga benefits. Pag ako naging tatay niyo, sabi ng Diyos, kung makipag-covenant kayo, sabi ng Diyos, eto lahat ang matatamo ninyo. How can you refuse and reject such a wonderful, amazing, extraordinary offer from the Almighty God? And above all, sa mga panlupang benefisyo, sino ang ayaw ng eternal life? Amen. My God! Who doesn't want that? Saan mo gustong... Where do you want to spend your eternity? Sa hell o sa paradise? Wow. Di ba? Your call. Di ba? Nasa'yo yan. Pero how can you refuse? Why? Sabi dito eh, parang hindi ko maisip, hindi ko lubos maisip ang tao. Bakit nila tinatanggihan na napakagandang alok ng Panginoon? Whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. Bakit nila ayaw tanggapin ang napakagandang alok ng Diyos, mga kapatid? Sobra-sobra, wonderful benefits that you're gonna receive if you have a covenant, an intimate relationship with your Almighty God, mga kapatid. Amen po? Amen. 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 Sana po. Hallelujah. Nakinabang po kayo. Amen. Thank you, Pastor. At maisip ninyo, gaano tayo ka-bless. We are blessed people. Yeah. Amen. Amen. Pwede ko pong sabihin, we are more than blessed. Amen. Hallelujah. Bless the Lord. But, ako, titingin ako sa buhay natin ngayon, balikan natin kung saan tayo galing. Nako po, maiiyak ka na lang. Maiiyak ka na lang, di ba? Maiyak ka na, Lord. Para bang isip mo, paano ba namin nalampasan yung mga pinaghirapan? I mean, yung mahirap na kalagayan. How did we overcome? You know, yung mga pinagdaanan natin, bagyo-bagyo ng buhay natin. Di ba? Di ba? Pag binalikan mo, parang hindi ka makapaniwalang nalampasan mo yun eh. At tignan mo yung kalagayan mo ngayon. Wow, Lord. I am overwhelmed. Salamat po. Alam niyo, wala namang ibang hinihilingan Diyos sa atin. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Puro benepisyo yan. Puro benepisyo yan. Walang ano dyan. Puro kabig yan, mga kapatid. Tandaan ninyo. Pagka maglingkod ka sa Diyos, naku po, katakot-takot yan, mga kapatid. No?
Andiyan lahat. Nandiyan ang presensya ng Diyos, ang encouragement ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, ang proteksyon ng Panginoon. Lahat. Kahit na maghirap ka pa, hindi ka iiwanan, may opportunity to rise again. Ako po, ang sabi ng Proverbs, a righteous man falls 7 times. Pero, the Lord will lift him up. 7 times siya matatapa, hallelujah. Pero hindi siya iiwanan ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tinungayan yan. Amen. Ang sarap ng nasa Panginoon, mga kapatid. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya dalangin ko po na itong ating munting Bible study ay nakinabang kayong lahat at nawa po ay pinalakas kayo ng Panginoon. Harapin ninyo ang inyong bukas ng mayroong confidence, na mayroong courage, without fear. Huwag kayong matakot. Alisin niyo yung takot. No, remove the fear in your heart. Face your tomorrow courageously, bravely, because you know who is with you. God is with us. He will never leave us, mga kapatid. Amen. So may the Lord be with you, bless you, His face upon you, give you peace, be gracious to you, I pray, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you po, Pastor. Hallelujah. Amen. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Malayan kayong lahat ng Panginoon. Thank you, Pastor. Gabi sa inyong lahat. Bless everyone. Good night. Good night. Good night. Thank you po. Thank you po. Thank you po.